Timbog naman sa by-bus operation ng isang criminology student na on-the-job trainee ng PNP Station 3 sa Novaliches, Quezon City. Sa pagkakaaresto po sa kanya, nadiskubre rin ang isa umanong drug den. Balitang hatid ni Cesar Apolinario. Nahuli na yung... Graduate ng criminology ang 21-anyo sa si Miguel Fernandez, pero hindi pag-a-apply bilang pulis ang pakay niya nang humarap siya sa QCPD Station 4. Pinadedetalye sa kanya ng hepe ng QCPD Station 4 kung bakit siya nasangkot sa ilegal na transaksyon ng droga sa kanilang lugar. Bukod kay Fernandez, kasama ring naaresto ang isang lalaki na tulak umano ng droga at dalawang menor de edad na dalagita at binatilyo sa kanilang bahay sa barangay Santa Monica, Novaliches, Quezon City. Kinunchabo umano ni Fernandez ang dalawang menor de edad para iwas bulilyaso, pero dahil na surveillance na sila, di na sila nakaporma ng arestuhin sa ikinasang by-bust operation. Itong criminology student na ito ay OJT ng Station 3. Doon naman binabagsak ng ni Angie yung minor, yung karamihan ng shabu. Minors halos lahat yung ginagamit nila because precisely hindi na ipapakulong yung minor. So, at saka, bihira tayong mag-duda na yung minor is involved sa illegal drugs. Bukod sa 200 gramo ng shabu na nagkakahalaga ng 1,000,000 piso, na-recover ang ilang ebidensya, partikular ang pribadong usapan ni Fernandez at ng pinsan niyang nakakulong ngayon sa Bikutan na si Gerald De Kenya, na nahuli naman noong isang taon sa isang by-bust operation. Habang nakakulong si De Kenya, tinatawagan umano nito si Fernandez para ikalat ang droga. Si Fernandez ang umano'y butigera at ang kita sa droga itinideposito raw sa bank account ni De Kenya. Ang tulong kasi, nabuo yung ano namin, yung churi, yung connection nila, yung connection dun sa loob, yung connection ni Gerald. At saka paano? Saka magkakamag-anak nga pala to. Dahil sa pagkakahuli kay Fernandez, natunto naman ang drug den di umano sa barangay na kakaisang Nayon sa Quezon City rin. Sa isinagawang follow-up operation, naaresto ang 9 na katao kabilang ang 3 babae. Nakipag-ugnayan na rin ang QCPD sa iba pang ahensya para imbestigahan ang pagkakasangkot ni De Kenya na kahit nakakulong ay nag-ooperate pa rin. Tumangging magbigay ng pahayag ang mga suspect. Cesar Apolinario, GMA News.